Kasado na ang PBA playoffs. Parang kailan lang merong Game 7 sa Philippine Arena. Well, ganun talaga yung goal ng liga. Kaya sila nag-3 conference kasi more playoff games, mas okay. Para sa kanila yun, ha? Though this video is all about the bracket, and let's see the matchup. Number 1, TNT Tropang Giga versus number 8, Phoenix Fuel Masters. Nagkaharap sila noong January 25 and it was a close one, 123-119. Pero this will be a different story kasi si Jalen Hudson pa yung import ng TNT that time. And naging question yung kanyang pagiging fit kahit pa umi-score ito ng 30 to 40 points per game. It became close kasi yun nga, nasabayan ng Phoenix yung inside battle kasi lahat ng katropa is outside. Pero ngayon, Hollis Jefferson is known for his rebounding and madala sa loob. Noong first meeting nila, lamang pa yung Fuel Master sa glass eh. With that na meron ng solution yung TNT, ang concern naman ngayon ay lilipat para sa Phoenix Fuel Masters on how to defend the wings of TNT. Last time, si Pogo yung pumatay sa kanila and how about Mikey Williams pa na off night nun? So, on this matchup, I'll go with TNT. Next, number 4 Miracle Bolts versus number 5 Magnolia Hotshots. Probably the most anticipated matchup sa lahat ng series kasi matchup wise, expected to be na magiging pukpukan talaga. Masakit lang for Magnolia is twice to beat ang Miralco. And maybe baka magkaroon ng deciding match na kung ako, mahihirapan ako mag-predict sa series na to. Ito yung laban na i-enjoyin ko lang panoorin as a basketball fan, walang team, ganyan. So yun, pure basketball, nood lang tayo. Sa kanilang elimination matchup, panalo ang Miralco ng 2 points lang. Si Antonio Hester na rin yung import ng Hotshots dito and it was a good battle of imports. Siyempre kapag playoffs, pupunta na yung focus kay Paul Lee if he will produce. Playoff P or Pandemic P nga ba ang mangyayari? Next, number 2, Ginebra versus number 7, NLEX. Another what if kung hindi umalis si Jonathan Simmons. Kasi nung elimination game nila, si Wayne Selden na rin yung import. Ginebra with the win, 114-111. Selden with 43 points and Brownlee with 44 points. What a great show it was. Sa playoffs, nagle-level up palalo yung Ginebra. Tsaka ito yung conference nila eh. Things na dapat masolve ng NLEX based sa kanilang first matchup is yung rebounding. It was only BGR fighting. Let's expect na si Sean Anthony mag-step up. They also allowed Ginebra to shoot 41% from the outside. Kahit sa ball movement, it was Ginebra. Nag-rely lang yung NLEX sa kanilang mga drives which resulted to more free throws. So in this series, I'll go with Ginebra here. Last matchup, number 3 SMB versus number 6 Converge. Mukhang sumakto yung favorite opponent ng Converge. Kaso walang Fajardo which ayun yung ina-exploit nila sa pick and roll actions. And now, they will have to deal with Motaw Tua which I think hindi gagawin ng Converge na same game plan. I'm just concerned sa situation ng Fiverr Xers kasi new import, kapag natalo sila, wala na. No game adjustment kasi twice to beat ang SMB. Even though tinalo nila yung Beerman sa elimination, I think SMB will pull this one off. Pero yung deeper as, we want Converge to win syempre, dating Alaska yan eh. Kaso this channel is kung ano yung nakikita natin. Converge may chance to upset kung katulad ng first meeting, they force SMB to shoot 27 3-pointers pero 4 lang yung pumasok. And they have to limit their own turnovers pero kung hindi, see you next season, Purple Nation. So, ayun, sa linggo na agad, kaya mag-bet na kayo sa inyong mga team. May bago akong sponsor ngayon, bago lang sila sa Pilipinas and maganda yung website nila. Panoorin nyo na lang yung ad sa dulo and nasa comment yung link. That's all for this video. See you in the next upload. Bye-bye. Mukhang swerte tayo sa sportsbook na to or baka kayo. Ito ay ang Leo Bet. Sa laban ng Raptors at Lakers, magbabalik si D-Lo kaya mag-moneyline tayo sa Purple and Gold. Pwede din kayong mag-parlay ng ganito, over 3 assists si Tyrese Maxey, over 10 points si Daniel Gafford, over 4 rebounds si Tyler Hero, and over 2 assists si Keldon Johnson at Anthony Davis. So ayun, nagmintis lang tayo sa assist ni Maxey pero panalo naman tayo sa LA Lakers. Subukan nyo na dito sa LeoBet. Nasa comment section ng link, make sure na ang referral code is AGON. May GCash sila sa inyong deposit at withdraw. And as always, gamble responsibly.